Alam mo, kaya pinapabayaan ng Diyos na makasalubong ka, makakilala ka, maging associate ka ng taong masasama para mahikayat mo sila sa kabutihan. Hindi para ikaw ang magkasala. Yun ang gusto ng Diyos. Kumbaga, para tayong mga ahente ng Diyos, nilalagay ka sa gitna ng mga walang hiya, mga siraulo, mga magnanakaw, para yung mga tao na yon maturuan mo ng salita ng Diyos. Jesus 16 ng Mateo. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga unang Kristiyano, sinusugo ko kayo sa gitna ng mga lobo na para kayong tupa. Ang tupa kasi maamo, hindi nangangagat, hindi carnivorous, pero sa lobo may rabies. Larawan ng mga taong nakakahawa, may rabies. Yung mga lobo, yung mga taong masasama. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sinusugo ko kayo gaya ng tupa sa gitna ng mga lobo. Inilalagay ka nga dun eh, para magpakatalino ka gaya ng ahas, magpakatimtiman ka gaya ng kalapati. Ang ibig sabihin, gagawin ka ng Diyos na halimbawa sa gitna ng masasamang tao. Filipos 2:15. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Kayo ang wika'y maging walang sala, wala kayong dungis, walang malay, sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanlibutan. Ginagawa tayong halimbawa ng Diyos doon sa mga taong masasama na nasasalubong natin sa buhay para mahikayat natin sila, magpakabuti rin, sumama rin sa Diyos, maniwala rin sa Diyos. Basahin natin ang 5:19 ng Santiago. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihi sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Meron tao nakalihi sa katotohanan, nasa kasalanan, nasa bisyo, nasa kung ano-anong bagay na masama. At siya ang wika'y papagbaliking loob ng sino man. Alamin ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya, magliligtas ka ng isang kaluluwa. Kaya ginagawa ka ng Diyos na parang tagapagligtas ng tao. Kaya siya pumayag na makasalubong mo, makasama mo yung taong masama. Ang mag-iingat ka lang, ikaw ang mahikayat niya sa masama. Kailangan ikaw ang makahikayat sa kanya sa mabuti. Magpakatatag ka kasi mas marami ang masasama sa panahon natin. Kaya dapat bawat makausap mo, makasalubong mong masama, ay madala mo sa kabutihan. Dahil siyempre, pagka ikaw ay nagsasadyos, ayaw mo ng masama. Eh, pero kaya pinayagan ng Diyos, makasalubong mo yung masama, makasama mo sa bahay, o kaya makatrabaho mo para makapagpakita ka ng halimbawang mabuti sa mga masasama.